Ang kaharian mo ay maaaring
Na magtuturo sa iyo na huwag kang
마음의 의미가 말하고 kasi doon sa lumang pagpasok, sa lumang aklat, sa madalang aslatan, sa pagkita niya, nakita mo ang Diyos na si Hari ng pagdasal ay tinimbang. Ngunit, nakita ang kulang. At anong higit na kung saan nakita mo kay Hari ng pagdasal ay yung ipinahayag mo sa aklat ng propeta niya. Sabagat hindi niya nakita ang tunay na Diyos. Iba ang kanyang ginamit na Diyos. Yung kahoy, yung binto, yung bakal, yung lupa. Pero hindi niya nakilala ang tunay na Diyos sa kanyang harapan. Kaya nang sabi sa kanya ng Diyos sa pagpapita ni Propeta Daniel, hindi ko si Daniel ang nagsabi. Si Daniel lang ang nag-interpret. Yun ang mensahe na galing sa Diyos. The writing of the words. Ang sulat sa mga padel. Na ano? Nagkulang ka. Kaya kung siya nakita natin yung mga sulat sa mga padel, panahon na dapat ilalagay mo rin para sa iba.
So ano lang yung hawang na iniwanan po natin ngayon sa araw na ito ay isang bagay. Sabi natin ay kung dinimbang ba tayo, tayo ba ay nakita tama lang o kulang. At isang pangamara na pag-imbangan tayo natin ngayon ay yung buhay na nakikita sa tinatawag po natin life in moderation. Hindi masyadong marami, hindi masyadong kaunti. So, yun po naman yung tingnan natin. Life in moderation. Hindi lang mo sa pagkain. Hindi lang mo sa pagkain. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito ba yung pamumuhay na nakikita natin? Are we living a life in moderation? Or are we living in a life of exaggeration? Or excess? Kasi kapag may excess sa isang bagay, sigurado meron ng pagkukulang. Kasi there is always a peligro. Para po kasi ang buhay natin sa laman ng pumukapan ay para po makikita po natin na ang ating na kapag nakasobra po sa kabila ay mapabawasan po sa kabilang side. Kaya pinangailangan po ay pantay lawak. Pantay lawak. So at anong po pag-umisang makita po natin na maging tugon sa halimbawa na pinapahaya ko sa atin kapag sinabi natin buy in moderation. Yung halimbawa rin mo, yung masabi natin na sabi na natin ay may mga magagandang bahay na pinakailangan natin imaliwanag ng pagtiyos. Pero hindi lang dapat na makatulog. Dapat ay sinasama natin lahat. Hindi lang yun. Kasi kahit na ang ganda ng buhay natin sa dating na ito, ay makikita natin na kailangan din pala natin itong buhay na ito. Halimbawa na lang ay exercise. Maganda yung exercise. Pero kung ang gagawin mo lang sa buhay mo yung mag-exercise, ay hindi ka rin gagawin. Hindi ka rin maging healthy. Kasi hindi lang exercise. Kinakailangan mo rin ng tamang pagkain. Kinakailangan mo rin ng tamang pagtulog. Kinakailangan mo rin ng tamang pag-aaral. So ito yung mga aspeto ng buhay na kinakailangan din natin bigyan ng pagtugon. Nanawa ay sabi na natin, in moderation. Na kung saan ang masabi natin na sapat lang. Yung sasapat lang, hindi kulang, hindi sobra. Kaya ang maliwanag sa sabi ni Jesus, inimbang ka kung may kulang. Kulang ka. Kasi bakit? You have exceeding the light on other aspects of your life. Kaya doon sa limbawa na ipinigay natin kay Nebuchadnezzar, pero ay doon lang siya tumupok sa mga bagay ng pamundo. Nakalimutan niya ang tunay na Diyos. Kaya nang nangyari, maging one-sided lang siya. Hindi niya nakita yung pagkilos niya. Kaya ano sabi niya sa kanya? Ibigay ko ang iyong kaharian sa Midian at saka sa Syria. Kasi bakit? Naging palampasan ka sa iyong pamumuhay. So ito po yung itulog natin sa laman ng pamumuhay. Nawakapag tayo umarap sa pamumuhay, ay masabi natin yung ating buhay
ay isang pamumuhay na kung saan ay hinimbang tayo at nasabi na tayo lamang ay gusto tayo sa timbang sa harapan ng buong may kapal. Salamat sa Panginoon. At sa Panginoon. Sa Diyos, sa inyong puso at iba. Inaasahan sa Panginoon. Pasalamatan
may aming kaglalaban ng yung malalaman din para malam. Siya yung kapanalin ng aming pag-inibigan na ikaw ay upahaya kahit siya yung mama. Siya yung mamatay. Siya ba't inilapan ng kanyang matumaran ng manaman ng bahayang sa iyong buhay. Tulad na nalaman sa iyong manaman ng buo ng mga pinagumana kundi tayo sa kanilang lakas. Kundi tayo sa iyong ibigay ng lakas. Kaya kahit sa mga anghel na nangisiyawin ng mapuli sa iyo ng mga pagpapay sa kanilang kami nagpupuli sa iyong kalakalakan.
sa magiging rin wala ng aming Panginoon, Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa kanya na ang nagpapuloy sa iyo. Diyos, ang mga kapapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, mapagpasawa niya. Hindi namin ito ng Diyos lang.